Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito pong ating weather update ngayong araw, February 2, 2022. Kung makikita nyo nga po, no, meron po tayong isang low pressure area. Dito nga po, namataan niya ng bagong pag-asa DUST sa may eastern section ng Mindanao. At ayon naman sa ating Japan Agency at ang NOAA, na ito nga po ay isang cloud cluster pa lamang. So, andun pa po sila sa kategory ng isang cloud cluster. So, kung mapapansin natin, yung pinaka-ulap nitong low pressure area ay na umaabot na nga po, no, dito sa may eastern section ng Mindanao at mga posibilidad ng mga pag-ulan ay mararanasan na nga po yan ngayong araw. At yung frontal system naman na umiiral dito sa may eastern Visayas at sa may Bicol Region ay may mga posibilidad na rin po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Bicol area at sa Visayas. Yung frontal system, ano, umaabot po yan hanggang dito sa may parte ng Palawan. At dito naman sa Northern Luzon, ang nakaka-apekto naman po yung ating amihan. So asahan po natin dyan yung malamig na simoy ng hangin. Ito naman po ang low pressure area, ulitin po natin, ano, na ito po sa ngayon ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo or isang tropical depression ayon po sa ating advanced weather forecast. Ayon naman sa ating satellite image, kung mapapansin nga natin, itong makakapal na kaulapan na ito, ito po yung malalakas na pag-ulan. At posible nga po nga maranasan mamaya ng mga taga Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga taga Mindanao na posible po yung mga pagguhon ng lupa at pagbaha. Yung frontal system naman natin nakaka-apekto dito nga po sa malaking bahagi ng Bicol at dito po sa may Visayas area at hanggang Palawan. So kung mapapansin natin, mararanasan po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At meron din po tayo nakikita dyan na malalakas na pag-ulan, lalo po sa may parte ng Legazpi, dito po sa may Rojas City, ay makakaranas po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At dito naman po sa Luzon, makikita nga po natin, ano, magiging maliwalas at maganda po ang lagay ng panahon at malamig na simoy ng hangin ang ating mararanasan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin dito, no, yung low pressure area by February 3. Ito nga po ay nagpapaulan pa dito sa may Mindanao at pagdating ng February 4, mapapansin natin na hanggang dito po sa Eastern Visayas ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. February 5, makikita natin, ano, yung panibagong pagbugso ng Northeast Monsoon ay makaka-apekto ulit sa ating bansa. At pagdating naman ng February 6, makikita nyo po, ano, yung muling pagbugso ng Northeast Monsoon. At yung ating mga pag-ulan ay mararanasan po dito sa may Palawan, sa may eastern section ng Mindanao. At maging dito po sa may western section yan ng Visayas. At mapapansin natin by February 7, makakaranas pa rin po ng pag-ulan. Ito pong eastern seaboard ng Luzon at maging dito po sa may Bicol Region. Pagdating po ng February 8, makakaranas po ng malalakas pa rin na pag-ulan dito nga po sa may eastern section ng Mindanao. Tuloy-tuloy po makakaranas ang Mindanao ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa mga taga Mindanao. Pagdating po ng February 9, mapapansin natin na nagkakaroon na po tayo ng makakapal na kaulapan dito. Magkakaroon na naman po tayo dito yung ating easterlies. At unti-unti nga pong hihina ulit yung ating northeast monsoon. So, iiral na po dyan ulit yung ating frontal system. At pagdating nga po ng February 10, mapapansin nga po natin, ano, na yung easterlies ay bumubugso na. Yung ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na makaka-apekto dito po sa may Mindanao. At pagdating po ng February 11, makikita natin tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan sa may Visayas at maging sa Bicol Region. Inuulit po natin, bagamat ngayon po sa mga oras na ito sa ating advanced weather forecast ay wala tayong nakikitang anumang bagyo o sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Inuulit po natin, mahaba po yung range ng ating advanced weather forecast kaya marami pa pong posibilidad na mangyari na magbago itong nakikita natin ngayon sa ating mga available data na nakita natin sa advanced weather forecast.
Yung manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para sa mga pagbabago na nakikita natin sa ating monitor. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.